Delightful Sabbath po sa inyong lahat. Tayo po ay nandito uli sa bahay nila nanay, nila tatay, upang mag-aral ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos dahil kahit nahihilo rin si nanay, nakakaawit pa rin sa Diyos. Sumasayaw pa. Sa kalakasan na pinagkakalab kay nanay at tatay. Praise God din at nakapasa si Gabs sa kanyang board exam, no? Yun ay dahil sa tulong na talino ng Diyos sa kanya. So last Sabbath po ay pinag-aralan natin yung Israel kung paano sila ay humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. At si Samuel ang nanguna sa kanila sa pananalangin para mag-request sa Diyos ng tulong kasi sasalakayin sila ng mga Pilisteo, di ba? At nanalangin nga si Samuel. At sigurado naman na ang Diyos ay tumutulong sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Kaya tinulungan sila at naranasan nila yung kabutihan ng Diyos. At dahil doon, gumawa sila ng isang bagay na magpapaalala sa kanila ng mga bagay na kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon po ay nasa chapter 8 na tayo. At nagiging mas interesting po ang ating pag-aaral. At dahil ang Diyos po ay sa pagkakataong ito ay nag-allow, hinayaan niya ang mga request ng mga tao. At hinayaan niya na maranasan nila sa kanilang mga buhay ang pangunguna ng tao, no, sa bansang Israel. So nasa 1 Samuel 8 na po tayo. Sabi sa verse 1 to 3, nang matanda na si Samuel, matanda na agad, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa naman ay si Abias. Sila'y nagsilbing hukom sa Beersheba. Ngunit sila, hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi. Tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. So, narito, matanda na si Samuel at inappoint niya yung mga anak niya bilang mga hukom ng Israel. Kasi hindi niya na magampanan ang pagiging hukom, matanda na siya. Naniniwala po ako nung kanyang ginawa ito, ang kanyang mga anak ay na maganda pa naman ang standing siguro, no, ng kanyang mga anak. Kaya naman niya inappoint. Kasi kung hindi naman eh, hindi naman talaga i-appoint nitong si Samuel ang kanyang anak. So, maganda yung standing nito, especially sa spirituality, no? So, hindi natin alam kung bakit yung mga anak niya ay nagkaganon, naging masama, tumanggap ng mga suhol, no? Hindi pinairal yung katarungan, naging kurap, no? Sa harap ng Diyos. At ito yung kagaya na nangyari sa mga anak ni Eli na kinagalitan ng Diyos. Alam naman natin na si Eli ay naging responsible do sa kasalanan ng kanyang mga anak. Pero dito hindi natin makikita, walang sinabi na si Samuel ay responsible sa mga anak niya. So, siguro sa katandaan ni Samuel eh, hindi niya na nakita na itong mga anak niya ay iba na ang ginagawa ng pagkakataon ngayon. So the first lesson that we're going to take away is the word unqualified, no? Hindi karapat-dapat, hindi qualified, no? So inappoint nga ni Samuel ang kanyang mga anak at naging unqualified puro lang sila sa trabaho na bilang isang hukom ng Israel. So, ano nga nangyari? Bakit naging unqualified as judges itong mga anak niya? Ang maaaring masabi ko lang na kasagutan eh dahil hindi sila ang tinawag ng Diyos. Hindi sila ang pinili ng Diyos para maging hukom, no? Kaya hindi sila qualified maging hukom ng Israel. Si Samuel lang ang nag-appoint sa kanila. Sa history, makikita natin sa Israel is sa pagpili nila ng mga hukom, ang Diyos ang
pumipili, no? Ang Diyos ang pumipili kung sino yung qualified sa trabaho na kanyang binibigay. Ito sa panahon ni Samuel, siya ay matanda na at kailangan niyang i-delegate yung trabaho sa ibang tao para gawin ang mga dapat gawin. At yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi na isulat kung ano nangyari doon sa mga anak niya, bakit nagkaganon na lang. At ang makikita lang natin dito, hindi natin malaman kung bad parent talaga itong si Samuel, no? Kasi hindi naman siya kinastigo ng Diyos. Yung mga anak niya ay old enough, no? Matanda na to make their own decision. Well, may kakayanan na silang gumawa ng sariling decision nila, ng sarilang gusto, at sila po ay responsible na sa kanilang mga buhay, no? Sa kanilang mga pagpili sa buhay. So, si Samuel po ay hindi kinumpronta ng Diyos dahil sa nangyari sa kanyang mga anak, iwan na lang po natin yung issue na yon, no? Tungkol sa parenting, no? Nag-focus na lang tayo sa kanyang mga anak. So, they became unqualified. Nang hindi sila naging qualified, no? Sa trabaho dahil sa mga masamang ginagawa nila sa templo ng Diyos. At hindi lang naman si yung mga anak ni Samuel ang unqualified dito sa kwentong ito. Sabi pa sa verses 4 to 5, dahil dito ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo, ang mga anak niyo naman hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya ipili nyo kami na isang haring mamumuno sa amin tulad ng ng ibang bansa. So, alam nyo, yung priest, pati yung mga elders, dapat nagko-complement with each other. No? Nagtutulungan sila. Kung mahina yung isang malakas sa isang bagay, yung isang mahina, tutulungan niya yung mahina. No? Ganun po yun. Vice versa po. Magtutulungan dapat. Pero, nung panahong ito, nakita na nila yung kasamaan ng mga anak nitong si Samuel, pero wala silang ginawa. Wala silang ginawa. Kundi nagreklamo lang sila. Dapat meron silang ginawa eh. No? Para maiayos ang bagay na yon. Pero, ang nangyari, nagprotesta sila at nagpresent sila kay Samuel ng isang hindi maka-Diyos na desisyon o panukala, mga plano na hindi naman ayon nga sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. So, tama lang nasabihin natin na kapag ikaw ay walang takot sa Diyos, ito'y pasimula ng foolishness o kamangmangan. At lahat ng mga hindi sumusunod sa kanyang kalooban, sa kanyang mga utos, ay merong maling pangunawa, bad understanding. So, ang isang tao na walang takot sa Diyos ay lumalakad sa kadiliman. Ang isang tao na walang pagkatakot sa Diyos ay maari niyang iligaw ang mga tao na sinasakupan niya. Kaya naman sabi ng Panginoon sa Matthew 15:14, leave them, they are blind guides. If the blind leads the blind, both will fall into a pit, no? Talagang mahuhulog kayo sa hukay kapag ang bulag ang umakay sa kapwa niya bulag. Bulag na nga hindi na makakarating sa malayo 'yun . Maghahatid pa, mag-aakay pa ng bulag talagang mapapahamak sila. So, pagpatuloy natin sa verse 4 to 8, sabi, dahil dito ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo, no? At hindi sumusunod ang inyong mga anak sa inyong yapak. Kaya't ipili nyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao. Kaya't nanalangin siya sa Panginoon. Sinabi ni
naman sa kanya ng Panginoon, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang tinatakwil nila bilang hari nila. Ang ginawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Doon pa'y tumatalikod sila sa akin at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. So, talaga namang nagulat itong si Samuel nung pagkakataon na yon. Hindi, bukod sa nireject ng mga tao yung anak niya bilang mga hukom ng Israel, eh, nagulat niya siya sa naging demand nitong mga elders ng church, mga pinuno ng Israel, na magkaroon sila ng sariling hari katulad ng mga ibang bansa na kanila nakikita sa paligid. So the second lesson that we're going to take away is the word unwilling. No? Kung mapapansin niyo po, puro you naman tayo, no? Kanina ay unqualified, ngayon ay unwilling, hindi gusto o hindi sang-ayon, hindi unwilling, no? So sabi, it is not you that they have rejected, but they have rejected me as their king, no? Sa Tagalog, hindi ikaw kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila, sabi ng Panginoon. Ang sinasabi lang ng Diyos, hindi ikaw ang nire-reject nila, sabi niya kay Samuel. So, Samuel, sabi ng Diyos kay Samuel, huwag mong gawing personal to. Hindi ikaw, kundi ako ang nire-reject nila. Alam niyo, nung mula pa nung kay Abraham hanggang sa maging malaking bansa itong Israel, eh sila po ay pinangunahan na ng Diyos, no? At ang tawag po doon ay theocratic government, no? Pinangungunahan, sinusunod ang Diyos ng mga pinili niyang mga leaders, priests at mga judges, no? Ang Diyos po ay may purpose, may kadahilanan kung bakit hindi binibigyan ng hari ang Israel, no? Hanggang sa panahong iyon. Dahil ayaw niya na ang mga tao ay magkamali ng pagtitiwala, no? Ay, ibig sabihin, kapag sila ay may hari, baka doon na lang mapunta yung pagtitiwala nila sa tao at hindi na sa Diyos. Kaya hindi sila binibigyan ng hari nung pagkakataon na yun. Ngayon, ang Israel ay nireject na ang plano ng Diyos, no? At nag-declare sila na hindi ayaw nilang hindi nila gusto yung plano ng Diyos sa kanila, hindi nila gusto yung pangungunan ng Diyos sa bansang Israel. Ang nasa isip ng mga taong ito na mas mabuti, mas maganda ang isang gobyerno na may pangungunan ng mga tao. Sa tingin nila sa pamamagitan ng mga haring ito, mamimit na yung kanilang mga pangangailangan, no? Alam nyo, kung sila lang po ay nagtapat sa Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos, eh hindi na nila kailangan ng earthly king, no? Dahil sapat na dapat yung king nila na nasa langit. So pinakita naman ng Diyos sa kanila kung paano siya yung karapat dapat na maging hari nila, no? Pinademonstrate niya yung ability, yung kapangyarihan niya para pamunuan ng Israel. At pinakita niya yun ng paulit-ulit sa maraming pagkakataon, no? Nung panahon nito, dumaan na sila sa dagat na pula, kung ano-ano ng kapangyarihan ng pinakita niya. Bakit ang mga taong ito ay maayaw pa rin sa paghahari ng Diyos? So, makita natin yung ibang mga bansa nga nire-recognize na ang Diyos ng Israel ay walang katulad, no? At binanggit yan ng mga Pilisteo, walang katulad ang Diyos ng Israel, sabi. Pero narito ang taong ng Diyos still unwilling, no, to obey the living, the mighty, the unequal God. Nakakalungkot isipin na
sila na nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi pa rin gusto at hindi sila asang-ayon sa mga plano ng Diyos na siya lamang ang kailangan mamuno sa kanila. Ang nakakalungkot ay tayo po ay katulad din ng mga Israelitang ito. Kadalasan ay nire-reject natin ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang Biblia po kasi yung physical na representation o ng boses ng Diyos. Yung Biblia, yung nakasulat doon yung kanyang kalooban, no? At doon sa Biblia naririnig natin ang tinig ng Diyos. Pero kadalasan po kapag tayo po ay may pangangailangan ay ninanais natin na mas lumapit pa sa mga tao, sa ating mga kaibigan, sa mga kakilala natin na mas maangat sa buhay. Sa tingin natin sila yung mas capable na na makatutulong sa ating mga pangangailangan. Kahit na ang Diyos, ang nais niya ay sa kanya lamang tayo magtiwala. Kadalasan tayo po ay unwilling to believe that God can do anything, everything. No? So kahit na ang Diyos ay gusto niya ay mag-observe tayo ng Sabat, no? At huwag tayo magtatrabaho. At ang pangako niya doon ay ano? Blessing, no? Kapag ikaw ay nag-observe at sumunod sa kanyang kalooban. Ang pangako niya pa nga ay bibigyan tayo ng kapahingahan. Pero ang mga tao ay still unwilling, no? Kadalasan ayaw natin sumang-ayon at manampalataya sa nais ng Diyos. Nire-reject natin ang pangunguna ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga eh, sa pagsunod ay may pagpapala. Sa pagsuway, may pagpapalo. At sa pagsuway, ay may sungay. No? Alam niyo naman ng mga ano, ang nagre-reject sa Diyos, parang sinusuwag nila ang nais ng Diyos. Nire-reject nila ang Diyos. So, imbis na hindi tayo maniwala sa Diyos, sumang-ayon na lang tayo sa nais niya. Kasi, sabi nga natin walang makakatulad sa Diyos. Siya ang pinakadakila sa pinakamakapangyarihan. So, kung walang katulad ang Diyos, bakit ka pa hahanap sa iba? Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Siya lamang ang dapat sundin natin at pagkatiwalaan. So, sa pagpapatuloy po natin sa verses 19 to 22, medyo mahaba, sabi, sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi niya nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari nyo. Kukunin niya ang iyong mga anak, ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal at sila'y sasalakay sa kanyang karwahing pandigma. Ang iba naman may bong kabayuhan at ang iba naman ay maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y pagtatrabahuhin niya sa kanilang bukurin at sa paggawaan ng sandata at sasakyan pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango at tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang mga pinakamaganda niyong bukirin, basan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin din niya pati ang kanyang ang inyong mga alila, babae at lalaki, at ang pinakamaganda niyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo ang sa Panginoon ang inyong hari
na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo pakikinggan ng Panginoon. Hindi pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta gusto namin magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng mga ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito sa Panginoon. At sinabi nga ng Panginoon, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. So, yun. Napakahabang kwento. So, binigay ng Diyos sa kanila yung isang bagay na mangyayari na hindi pa nila nakikita. Binigyan sila ng Diyos ng warning, no? Yung consequences na mangyayari na kanilang tatanggapin sa kanilang pagpili ng hari. Kahit na inilatag na sa kanila ng Diyos ang mga paghihirap na mangyayari at mararanasan nila, they still refuse to listen. So the third and last lesson that we're going to take away is the word unmind or unlisten, no? Yung hindi pinakinggan o binaliwala. So the Lord told Samuel to show them, to tell them the behavior of the king na siyang maghahari sa kanila. At doon sa binigay na impormasyon na yon ng Diyos, binigay na sa kanila yung responsibility, no? Sila na po yung accountable sa mangyayari sa kanilang tama o maling kapasyahan. Ang sabi doon sa binasa ko natin kanina, He will take, kukunin niya, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon na kukunin niya ang mga pag-aari niyo, mga mahal niyo sa buhay, aalilain niya, sabi niya, you will be his servant. Yun ang gagawin ng mga haring tao, taong hari na mamumuno sa kanila. Binigyan sila ng Diyos ng fair warning. At yun nga, pinili pa rin ng mga tao na to unmind or unlisten, hindi makinig at binaliwala ang mga warnings na ito. Ang Biblia na ating ginagamit ay ganun din naman. Ito'y binubuo ng mga salita ng Diyos at mga warning ng Diyos sa atin. At paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, if you will obey, I will bless you. If you will obey, I will bless you. Kung susunod ka, pagpapalain kita. At pinaulit-ulit niya rin sinasabi na kapag ikaw ay hindi sumunod, parurusahan kita. Pag hindi ka sumunod, ito mangyayari sa iyong hindi maganda. Paulit-ulit sinasabi ng Diyos. Pero tayo na mga tao ay ayaw pa rin nating makinig sa tinig ng Diyos. Hindi ayaw nating makinig sa mga warning ng Diyos, no? Sa hindi natin pakikinig sa mga warning ng Diyos, ito po ay napakaliwanag na ang ibig sabihin nito ay isang disobedience o pagsuway. Kagaya ng mga maliwanag na warning ng Diyos, sabi sa Exodus 35 verses 1 to 2, Moses assembled the whole Israelite community and said to them, these are the things the Lord has commanded you to do. For 6 days, work is to be done, but the seventh day shall be your holy day, a day of Sabbath rest to the Lord. Whoever does any work on it, it is to be put to death. Pero ang tao ay patuloy na ini-insist na kailangan nilang magluto, no? Kailangan nilang magtrabaho sa araw ng Sabbath. At sinasabi nila na matagal na naming ginagawa yung pagluluto at pagtatrabaho ng araw ng Sabbath. Eto, buhay pa naman kami, no? At walang nangyayari. So, wala naman, hindi totoo yung sinasabi ng Biblia, no? So, alam naman natin na ang Diyos ay hindi sinungaling, no? So, masasabi nga natin dito sa mga gumagawa ng araw ng Sabat, ang nagluluto ng Sabat, mukha nga kayong buhay, no?
Pero ang Diyos ay hindi sinungaling. Pero sabi niya, mamamatay kayo. So anong bahagi ng inyong buhay ang patay na kapag kayo ay sumuway sa Kanya? Kasi dapat talaga merong mamamatay. Yun ang sinasabi ng Diyos sa mga tao hindi sumusunod sa Kanya. So sabi, yung Israel daw ay balang araw ay magsisigaw, no? Maghihingi ng tulong, iiyak, no? Dahil sa kanilang masamang karanasan sa pangungunan ng mga hari. Pero ang Diyos po ay hindi makikinig. So dapat po tayong makinig o matuto sa karanasan nitong Israel, no? Hindi po tayo dapat naglalagay ng mga taong unqualified na maging leaders sa mga gawain sa simbahan, no? Ano mangyayari? They will lead them astray. Ililigaw lang ng mga unqualified leaders ang ating mga kapatiran. Imbis na sa diretso, sila'y liliko sa hukay. So be willing to do exactly the will of God, no? Gawin natin eksakto yung mga gusto ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ang siyang, sabi nga eh, magpapasagana sa atin, no? Sabi, to prosper us, not to harm us. Plans to give us hope and a future, no? Pero yung unwilling to obey God's will is disastrous. No? Delikado po yun. Hindi, dahil ito'y nakakapinsala sa ating buhay. So, whenever God warns us about something, we better bear it in our mind. No? Isa-isip po natin, kapag binigyan na tayo ng warning, babala. No? Alam nyo naman, pag babala, bawal tumawid, nakakamatay. Diba? Mga babala na siyang makakapagbigay sa atin ng mahabang buhay, masaganang buhay. No? At itong babala ng Diyos ay nakita niya na hindi makakatulong sa atin. So, tuwing magsasalita ang Diyos, dapat nakikinig tayo at sumusunod sa Kanyang naisip. At kapag hindi natin sinunod at hindi natin pinakinggan ang kalooban ng Diyos, aanihin natin yung consequences ng ating disobedience. Alalahanin po natin na ang Diyos ang author ng ating mga buhay. Alam niya ang the best para sa atin. Delightful Sabbath po sa inyong lahat. Amen.